Ngayon na lang ulit ako I nag-JSU. know. I'm super Dahil happy. ikaw ang ni-request ko kay Phoenix. Ako na mag-handle kay Crystal, ha? Ako mag-interview. Take it, Miss Anna. Sana si Miss Anna. Ganyan ba? And then I heard it. I'm so happy. Yeah. Kasi ano na ako ngayon pag nagdadaldal, hinihingal. Kaya sabi ko, ikaw muna Phoenix dyan. At dahil ikaw ang kadaldalan ko, feeling ko hihingalin ako ng bongga. Kadaldal! Oh my God. Ang daldal natin. Ayan, antayin muna natin dumami. Mga 1,000 viewers, gusto mo ba yan? Sabi ko nga, sana kahit isa lang, okay na ako. Kahit isa lang. O, yung mga nanonood, umalis na kuya. O, isa lang daw dapat ang viewer. Isa lang inspire yan. Isa lang makinig yan. Gusto mo ba lang ang isang viewer lang, yung isa lang kakilala natin, yung maganda lang. Yeah, yung maganda. Sana, okay na yan. Nanonood na kaya yung magandang, magandang babaeng to? Asa mo ba yung magandang yun? Kaya, comment lang kung nanonood ka na magandang babae. Ayan. Antayin lang natin na dumagsa ang mga manonood bago tayo tuluyang magsimula. Yeah. Ayan. So, luluha yung mata ko. So yun, bago ang lahat, kakamustahin ko muna si Crystal kasi kanina pa kami nagkakamustahan pero gusto ko malaman ng mga namanonood. Kamusta ka naman, Crystal? Yeah, hello. I'm super happy, Miss Anna, today kasi ikaw ang mag-interview sa akin. Hihi, narinig mo yung Phoenix? Hindi siya happy kapag ikaw. Joke lang, Phoenix. I'm just super happy kasi I don't know if Holly mentioned na din before, pero yung video mo sa Just Success, yung isa sa naka-inspire talaga sa akin. Na-mention mo ba yun? Yeah. Na-mention mo yata sa kanya. Oo, sinabi niya nga actually. Kaya sabi niya, huwag ikaw mag-interview kay Crystal. Ayan, meron ng babaeng nanunood na maganda. Shared na daw to. Agad-agad, wala ka pang inuutos na i-share ang nag-share na kaagad. Dahil nag-share na kagad siya, sige, sabihin na lang natin. So, ayun, mag-start na tayo. Good afternoon sa lahat ng mga nanonood ng Just Success Interview. So, ako ang host nyo ngayon para sa hapon na ito. Ako si Anna Soriano, wala si Phoenix. Natutulog muna siya ngayon. Ayan. So today, interviewin natin si Crystal Dacalios, isang mother of one kid lang, di ba? Tama. Yes. Oh, at wala na daw siyang balak. Aba, ang dami mo talagang hila dito. Si Clarice. Lumabas ka na rin. Nandito ba si Love? Nasa flip din ba? Lumabas ka na rin. Lahat ng mga dapat lumabas. Ayan. Oh, so yun. Si Crystal ay mother of one kid. Isa lang ang son niya. Tapos, isa lang anak niya. Tapos, isa siyang VA bootcamp student na, sabi niya nga kanina, bago kami mag-live, daw siya. Silent, lang talaga siya. Reader ng group, hindi siya pala share. Shy type. Pero dito ngayon sa interview na to, lalabas ang kanyang, kakulitan at kadaldalan dahil ako ang kanyang kausap. Ayan. Sige. So, eto, babatiin muna natin ang ating mga milyong-milyong nanonood. Milyong-milyong. Yeah. Eto, si Marichu sabi niya, relate ako sa magiging story mo siguro. Walang makuhang matinong yaya and toxic environment sa office BPO. Yan. Sige. Hello kay Aubrey. I'm glad to join daw. Sa mga lahat ng nanonood today, so yung mga bago lang, newbie dyan, at gustong i-share itong interview, live interview ni Crystal sa inyong wall, share nyo lang and you will get this giveaway, a PDF guide on how to find your the one in freelancing. Just share the interview on your FB wall and comment shared to receive the free gift. Ayan. Thank you, Carmi. Yan. Si Lenny watching from Marikina. Si Robinson Simon. I'm excited to hear your story po. Ayan, galing din yata ng BPO. Tapos si Robinson. Si George Garcia de la Peña shared po. Hi from Dasmariñas, Cavite. Aileen Cruz Manalo from Bataan. May si Katapang watching from Santo Tomas, Batangas.
Ayan. Si Holly watching from Rizal, syempre. Na-mention ka na kanina. Paulit-ulit. Ayan, si Robinson na-share na daw. Si Carmi, hi, Coach Anna and Miss Christelle, watching from Trece, Cavite. Di ba Cavite ka rin? Saan ka ba sa Cavite? Yes po, sa Imus. Ah, Imus ka. Okay. Malayo ang Trece, no? Sa Imus. Yes, medyo malayo. Kasi hindi ako nalabas ng bahay, so malayo. Hindi ko alam kaya malayo. Basta malayo. Malaking dalakan ng Cavite. Diba? Ayan. So, Janeline Rosagaron, watching from Quezon City. Merenetan, ang hirap. Basta watching from Baguio. Ayan. Si, tira lang. Tingin ko lang yung tracker ko. Na-destruct ako. Ayan, si Robinson watching from Calamba. Marites DVB. Hello, Anna. Mariette from Lipa City, Batangas. Happy to join you today. Ay, aba! Si Miss Aida Valmosina. Ay, anak ko yun. Ayan, nanood na. Naghatak na ng kamag- hatak na ng kamag-anakan. Kaya pala dumami ang viewers. Share na ni Mother. Ayan na. Ayan na sila. Ayan, si Miss Maldita Sikat Borgonya. Hello, Ate Ann. Jelen Benitez from Batangas. Si Julie to eh. Julie, basta yan. Watching from Liliw. Laguna yun, diba? So, yan, si Connie din. Dumag Deleria from Cavite po. Ayan, so yan. Sa lahat ng mga nanonood, panoorin nyo lang po itong interview na to at i-share sa inyong wall para ma-receive yung free PDF guide nga ni Christelle, Finding the One. Yeah. So yan, bago ang lahat, ayan, umpisahan na natin ang ating ano, chikahan. So yan, Christelle, paano ka ba naging, bago ka naging freelancer, ano muna yung backstory mo or ano yung work mo before naging freelancer ka? Well, bago po ako naging freelancer, dati akong BPO employee. So, call center agent, sa gabi, mga shifting. Mm-mm. So, tapos nagkaroon ng pamilya, sariling pamilya. So, naging nanay. And medyo nag-struggle na i-balance yung pagiging BPO employee and pagiging nanay. Kasi kami ni husband, lumaki kami and nag-work talaga dito sa Manila. So, hindi talaga kami kasama namin yung parents, yung usual type na nasa bahay, may mag-aalaga ng anak, ganyan. Merong, like, medyo malayo kami. So, wala kaming ibang option kundi maghanap ng yaya. Kaya lang, struggle talaga, challenging. Ibang level maghanap ng yaya. Oo, ganun nga yata, no, pag nagtatrabaho ang both parents, talagang maghanap ka ng yaya para makapagtrabaho ka. Yes, kasi hindi kasi kaya na isa lang kasi iba yung dito sa Manila, iba hindi naman unlike sa province na kaya naman na isa lang yung mag-work. Dito hindi. Kailangan both parents. Kailangan pareho. Yes. Relate ako dyan. Hirap na hirap din maghanap ng yaya. Yung tipong ano, yung makahanap ka ng probinsya, di ba? Sa probinsya ka pa maghahanap. Yes, Miss Annie, ginawa namin yan. Actually, ginawa namin yung naghanap sa probinsya, yung mga kakilala, yung baka may kakilala sa ganyan. Ginawa rin namin yung sa agency, tapos yung mga referral ng yaya. Pero wala talaga kami nakuhang maayos. May nakuhang yaya, pero hindi maayos. So, nagkukuha ka ng ano sa probinsya, tapos ikaw yung magbabayad ng pamasahe. Ganyan mga tipo, di ba? Ganyan din ang ginagawa namin. Tapos mag-advance. Oo, yun actually, yun yung unang na-encounter namin sa sana. So, pinadala namin ng pamasahe para makapunta dito from Manila. And then, they asked na, parang siyempre yung mga kakilala, ganyan, yung connection do sa yaya. They asked na mag-a-advance ng 3 months para daw pambayad ng utang sa province para makapunta sa amin. Yes. So, kami pumayag kasi we really need the yaya. And then, so si yaya, andito na nakuha na yung money, nabayad na sa province. And then, unfortunately, in less than a month, wala pang 1 month sa amin. Nilalayasan ka na. Yes, nilayasan kami, Miss Anna. Sabi ko, oh my God, super nice kami ha. Hindi kami yung nang-aaway. Or... parang ang trato mo naman, parang pagkapamilya, di ba? Yes. Anong kinakain mo, yun pa rin ang kinakain nila. Yes, really talaga. Kasi kasi ang perspective namin is, if we're going to treat the yaya really well,
they're going to stay or magstay and hindi sasaktan yung anak ko kasi nag-iisa. Yes. Uh-huh. Yes. So, kaya lahat ng gusto, lahat ng anything na kainin namin, same. Lahat ng meron kami, oo, same. And yun, unfortunately, less than a month, pag uwi ko galing office, yung anak ko, nalaman ko nasa kapitbahay. Iniwan sa kapitbahay. Iniwan? Yes, one year old yung anak ko noon. And sobrang traumatic. Kasi, ooh, all along, sabi ko nasa office, buti na lang, half day ako that day. Kung hindi, buong araw, umiiyak, ooh, na yung anak ko. Aloka. Yes. Tapos yung sumunod naman na yaya, it was nakuha naman namin sa agency kasi nadala kami doon sa mga kakilala. Sinuha namin. Yes, nadala, okay, kami. So, nagkuha kami sa agency kasi may contract yun, ganyan. Mm-hmm. May mga fix, ganyan. Benefits and all. Tapos, si yaya naman, iba naman yung level na gusto niya. Lagi siya nag-day off kahit hindi niya schedule ng day off. Okay. So, dahil working ako, minsan, pag nag-day off siya, hindi ko alam kung babalik na siya. So, it's either, mm-hmm, si husband dadalhin si baby sa office, or ako walang tulog na papasok sa office, or absent. Oh, yeah. Mm-hmm. So, super struggle talaga. Tapos, syempre, dahil ang hirap balansin yung panggabi ako sa DTO. So, ang hirap pumasok ng yung utak mo, wala kang tulog. Hindi ka makapag-. Tapos yung account namin noon, sobrang competitive. As in, regardless kung may sakit ka, may pinagdadaanan ka, or whatever is happening in your personal life, wala siya nga no talaga. It doesn't matter. You need to perform. You need to bring up numbers. Ganyan. You have to always have team. Kaya, okay, ano, dahil doon, nagkasakit na ako, Miss Anna. I started getting sick kasi super-duper stressful na yung trabaho. And then, yung anak ko din, nau-hospital na din siya kasi hindi nagiging maayos yung alaga. Iba pa rin daw pala pag talaga nanay yung nag-aalaga. Truly. Oh. So, hindi ka nagpapa-breastfeed nung time na yun kasi, ano? Yung ano lang, naka-maternity leave, yes. Pero nung after nun, bumalik na ako sa office required, hindi pa nung uso yung 5 months na leave, ML. Yes. So pag, ano, nawala na lang yung, ano, yes, gatas. Ah, okay. Kasi ako nung nagawa kong pag-uuwi, nakakapag-breastfeeder. Pero yun nga, parang pagod na pagod ka na and all. Pero yun, nagkasakit ka na nga, eh. Hindi ka ba na mama-breastfeed nun, eh. Anyway. Oo, yun. So, tapos, yun, nagkakasakit na ako dahil sobrang stressful sa ano, sa office na ano na ako, naging suki ako sa clinic. Ano yung work mo pala sa BPO, customer service? Customer service, tapos financial account siya, credit card company sa ibang bansa. Sobrang major brand. So, okay. Naka-stress nga ang work. So, kung more numbers, credit cards, ganyan, sales kasama all-in-one. Yun. Tapos, anyway, yun nga, naging suki na ako sa clinic. Tapos, minsan nadala na ako sa ER kasi hindi na ako makahinga. Sobrang stress. Mm-hmm. Parang walang tulog na maayos. Tapos, yun, wala pa akong, parang early 30s pa lang, nag-maintenance na ako. Hello? Maintenance medicine. So, talagang, nung time na yun, nag-iisip na kami ni husband, what's wrong? What's need to, parang anong other option? Kasi we can't afford na siya lang yung mag-work. And I can't afford din naman na parang hindi namin i-consider na I'm getting sick. And then yung anak ko, no hospital din, paminsan-minsan na. So, and very, very young by then. Kaya parang hindi talaga siya maganda. So parang nakita namin sagot is freelancing talaga. Okay. So, paano mo naman na-discover? So, ito na yung time na nagko-contemplate kan teka lang, parang ano, maghanap ako ng ano, na pwedeng mag-work from home, ganun ba? Eh, hindi ba yun na? Ano yun, nung meron na kami mga ilan-ilan friends na nag-freelance, parang they tried it, nag-resign sa BPO, ganyan. Mm-mm. Tapos, wala talaga kami idea nung umpisa kasi hindi pa siya ka, ano no, unlike ngayon, nasa, alam, ang dami na eh. Oo, nagkalat na lang sa wall mo, no? Yes, about kasi wala, hindi siya, meron sigurong pa ilan-ilan, pero hindi yung mga nag-share, mga ganyan. So, kailangan mong hanapin talaga. So, nung ano kami noon, si, nagtanong-tanong muna kami ni husband, tapos, na-introduce kami sa mga freelancing groups. Doon namin nasimulan. Doon ko na-discover na, uy, dami palang groups, ang dami palang ganito na mga, ang dami matutunan, ang dami lahat.
So, ano mga year to? Na that's time na 2017. Yan, mga ganyan. Ang dami pala. So, dun nag-start na akong maghanap, mag-search, ganyan. So, lahat ng mga nakita ko, ano, mga courses, aral, YouTube, ganyan. Tapos, yung talagang aral-aral lang talaga. Tapos, sabi ko, nung ano, nung kaka-follow ko sa mga Facebook groups, bukod sa mga nag-donotes ako dun sa mga comment section, kasi minsan hindi lang yung post mismo yung meron, yung mga, marami din sa comment section. So talagang tinatagot ko yun siyang basahin. Binabasa mo talaga yung thread. Yes, po. Kasi sabi ko nga, mahihiyain ako. So hindi ako yung magtatanong. Hindi, babasahin. Post. Yes, hindi ako yung ganun. May yung nga, hindi nga kita naramdaman ever na nasa Flipboard sa student group. Yun. So, parang ano, so talagang nag-ano ako, nag-research ako, tapos nung one day, nakita ko yung Just Success video mo. Tapos, yan. Ano yung bidami sana. So, main part na ako nun sa story mo. Tapos, doon ako nagsimula talaga na ano, na nag-research na ako. Sinimula ko ng i-research si Jason. Tiningnan ko na kung ano yung mga webinars, yung mga lessons, courses, tapos yung mga emails talaga na ano, lahat ng sinubscribe ko talaga lahat yun. Tapos, Minicuse mo talaga lahat ng pwedeng matutunan. Lahat, okay. Talagang binookmark ko lahat ng mga website, mga lessons, lahat yan. Tapos, yun, kaya parang, tapos nun, dun ako, ano ko si husband, na-share ko na, eto, may mga nakikita na ako, ganyan, eto yung mga possible na pwede maging trabaho, ganyan. Pero hindi ka pa nito nag-re-resign nung time na dinidiscover mo ang freelancing? Nung time na yun, nag-resign na ako, Miss Anna, kasi, nung nagkasakit ako, talagang umabot sa time na, para na mild stroke na ako. So, wait ka talaga na mag-rest na ako. So, anong year ka nag-resign? 2016? Can't recall talaga, 2019? I can't recall. Basta mga 3 years. Nung nag-enroll ka, hindi ka pa na... Before mag-enroll, siguro mga 2017 yan, ganyan. March 2017, kasi October 2017 ako nag-enroll, yes. Okay. So pumayag naman kagad si Habi na parang, sige, mag-resign ka na lang, ganyan. Pareho ba kung decision niya yun na ano, mag-resign ka na? Yes, kasi ano, pinag-usapan namin yun. Kasi hindi kasi ganun kadaling mag-resign kapag daming i-consider yung monthly budget, yung mga ganyan. Uh-oh. Tapos paano yung panggatas ng bata, yung mga ganyan. Yung bills to pay, ang daming i-consider. So, pinag-usapan namin mabuti and yung napag-desisyon na namin na this is gonna be the right path. Kasi nga, it will be helpful sa akin and sa anak namin and we can make sure din na hindi na talaga siya magkakasakit kasi ang hirap pag yung bata ang may sakit. Okay lang kung tayo. Sila. Mas gustuhin pa nating tayo na lang kaysa yung mga anak natin. Anong work ni Hubby sa BPO din siya? Nung nag-freelance na ako, nasa government na siya. Nag-start siya sa BPO din. Pero doon kami nagkakilala. Pero nasa government na siya. So doon nag-start ang love story niyo sa BPO. Yeah. Okay. So after na nasa government na siya ngayon nag-work. Tapos ikaw, nag-resign na nga. So, noong nag-time na nag-resign ka, nag-ano ka pa lang noon, nag-enroll ka pa lang sa course, wala ka pang client. Tama? Wala pa. Hindi ako naging madaling makakuha ng client. Kasi akala ko minsan na kapag BPO employee ka, akala ko kasi medyo mataas na kasi yung position ko before. I mean, yung mga experiences ko, ganyan. So, akala ko, good na yung skills ko. Yan, medyo... Uh-huh. Ano, medyo confident ka na, teka lang, hanap ako dito, magaling ako eh. Ayan, nagawa nila, ganyan. Pero I was wrong. I was really, parang nung nalaman ko, nag-research ako, ang dami kong pinanood na videos, yung mga Just Success, it's not as easy as yung sabi ni nung iba. Kasi yung, hindi naging ganun kadali para sa akin. I don't know kung sa iba maswerte sila. Sa akin, hindi masyado. So, hindi ko rin kasi alam kung ano yung magiging niche ko, kung ano yung magiging target ko na gagawin talaga as a VA. So, nahirapan ako talaga nung umpisa. Nag-struggle. Hindi ako madaling nakakuha ng client. Walang napansin sa cover letter ko.
wala akong invite for interview. Sabi ko, bakit? Nakaka-interview ako isang araw sa BPO, kaya ko to. Kaya ko maipasa, makakatrabaho ko. Pero dito, hindi. Tapos, dun pa rin, sabi ko, hindi siya ganun kadali. Kaya I tried everything. Ang dami kong trabahong pinasukan as a VA. Naging transcriptionist, appointment setter, nag-email support ako. Tapos, na-try ko din yung mga VA agency. Nasubukan ko yan. So, ano po lahat mga iba't-ibang platforms or Upwork ka lang nag-a-apply? Hindi ako na-approve sa Upwork, Miss Anna. Ay, parang Upwork. Hindi so, ako, online jobs ko, mga ano? Ano ko? Online jobs ako, Facebook, LinkedIn, tapos mga referral ng friends. Yan. Kasi, na ano ko nun, sabi ko, kahit anong gawin ko sa Upwork, nung mga umpisa pa lang, hindi ko talaga siya ma-approve. Sabi ko, ay, ayaw niya talaga. Okay, hanap ako sa iba. Sabi ko, okay, hindi na ako iiyak para dito. So, hanap hindi mo na-try ever si Upwork? Wala, hindi mo na inanayang binalikan? Actually, binalikan ko siya. Tapos, nito lang, February this year, binalikan ko siya. Na-approve ako sa kanya, pero hindi ko siya nagamit kasi andito okay na ang boss ko. Okay. Sige. Bago tayo pumunta, sige. Go. Ano nang nangyari nung ano, di hirap na hirap ka maghanap, naghanap ka sa iba't ibang platform, sa Facebook, sa LinkedIn. So, kailan dumating ang the right one? Yes. So, nung ano, dahil nga hindi ako naging madaling yung mga makakuha ng client. So, yeah, nag-enroll ako, inaral ko talaga mabuti yung courses. Tapos nagkaroon naman ako ng... in-enroll mo pala, accelerated? Accelerated, yes. Accelerated na VA course. So, minsan, after nun, nagkaroon pala ako ng ano, nakakuha ko ng ilang projects. Mm-hmm. Meron akong short-term project. Akala ko nun, ano, although alam ko short-term project siya, akala ko pag ginaling... Alam mo yung forever. Yes, akala ko may forever. Akala ko pag ginalingan ko ng bongga, i-ano nila ako, i-absorb nila ako sa VA. Pero joke lang. Sabi ko, kamati ka. Huwag kang umasa, girl. After a month, tinanggalan na lang kami bigla ng access. Ay, tapos, ganun. Walang pangalam. Basta lang, oh, wala ka ng access. Wala ka ng access. Bye. Pero at least, binayaran naman kami. Tapos, yung isa naman, isang naging trabaho ko rin, ang tagal ko naman doon, 1 year and 7 months naman ako, ni-refer naman ako nung kaibigan ko. Nakuha so, VA na rin pala yung mga friends mo talaga? Yung mga yes, meron ako mga, ano, mga dalawa or tatlong VA friends. So, yun, ni-refer nila ako sa job na yun. Super happy kasi, mas stable, mas matagal. Mas mabait yung mga kasama ko. So, super happy yung trabaho, madali lang. Kaya lang, medyo mababa nga lang yung rate. Pero, carry lang. Kasi sabi ko, nasusustain naman yung needs namin sa bahay. So, good na ako dyan. Basta may trabaho, go lang ako. Kaya kung ganyan. Super happy. Kaya lang, December 21, 2019, we were advised na huwag na mag-login. That was 4 days before Christmas. Yes. Ang lungkot. Yes. Nag-close yung company, Miss Anna, and lahat ng employees na let go. Hindi kami nabayaran. So, super sad talaga noon. Kaya sabi ko rin, ang lungkot-lungkot ng Christmas na yon, ang lungkot-lungkot ng New Year na yon, and we don't have money para pambili ng parang extra gift for para sa mga pamilya o sa mga ganyan, kamag-an. Isa lang yung anak ko, tapos puli. Tapos sabi ko, pero hindi, although nakakalungkot yun nga, sabi ko nga nun, malungkot, yes, pero laban pa din. Hindi mag-give up ng mapitano. Yes, walang susuko. Yes, laban lang. Apply dito, apply dyan. At tapos basa-basa pa rin. Lahat na ata ng mga trainings. Yes, sige, go lang. Hanggang sa habang hinihintay ko yun. Tapos ano, sabi ko kasi, hindi naman lahat nasa Upwork lang. Hindi naman, hindi pa ako na-upwork sa Upwork. So, andyan lang sila, sabi ko gano'n, habang hinihintay ko pa si client, aral muna ako, ganyan. Tapos follow ako ng mga Facebook groups, ganyan. Silent reader ulit, basa-basa, ganyan. Ano yan? Yung follow-follow, ganyan. Yes, scroll. Na-try ko din mag-apply ng madaling araw, yung mga ganyan. Kasi minsan yung mga post ng job sa Facebook, minsan madaling araw.
So, gigising ako ng mga 10 or 12 ng gabi, alauna, yun, nag-a-apply ako yan. Mm-hmm. Tapos, finally, one day, ikaw na naman ang bida, Miss Anna. Nakita ano naman? Ano ba yan? Yes. Kailan na natin tunay na bida dito, mamaya na yung sasabihin. Kaya yun, yes. Sabi ko talaga, nakita ko yung job post mo. Sabi mo nung post mo, this is a job post for a friend. Ganyan. Tapos nakita ko, sabi ko, wow. Sabi ko talagang ganun. Yung nakita ko yung post, kasi napaka-generous ng pay for a VA. And napakaganda nung values nung company. Sabi ko, parang wala akong nakita na, na ganito. Sabi ko, ito, parang ito na ata yun. Sabi ko, ito na ata yung hinihintay ko. Sabi ko, ganun. Antay-antay. Yes. Tapos sabi ko, parang yung job post na binabasa ko siya, parang sinasabi niya, halika na, mag-apply ka na, Christelle. Parang ikaw, Christelle, ang hinahanap. You're the one. Yes. So, nag-apply ako, ginawa ko lahat, binigay ko na yung kaya ko dun sa application na yun. Parang life and death situation. Yun na yun, tinodo ko na talaga lahat ng kaya ko. And, nung na-shortlist ako, lucky, kaya lang, hindi ako ang nakuhayan na VA for the US client. Okay. Pero, luckily, ako ay nakuha as being, yes, ng isang napakagandang babae, napaka-pinakamabait na babae. Yes! So, nakuha niya akong BA. So, sabi ko nga doon, super lucky kasi hindi ko na in-expect. Kasi nung may na-hire na VA, hindi ko na-expect na makukuha pa ako. Pero luckily, nakuha niya ako as BA. So, yung pinakamaganda, pinakamabait at tago natin sa pangalan. Miss. Sabihin mo na sa mga. Hali Okaya! Okay, yeah. Yeah. Flash na natin yung picture niya, yung nakabikini. Joke. Yung maganda yung picture. Mamaya ako i-share yung picture. Ano magandang babae. Yeah. Hi, so, hindi ka nag-hire ng US client, pero siya ang nag-hire sa'yo. So, yes. And nagsimula yung lahat ng magagandang nangyari sa amin. Yes. Okay. Share mo pa ba mga magagandang nangyari sa'yo? Yeah, siguro yes. Pero sige, onte. Sige, mag-share lang tayong konti. Baka sabunutan tayo mamaya. Yeah. Well, bukod sa napaka-generous at napaka-bait ng clients ko, ng boss kong pinakamaganda, mm-hmm. At daming benefits na nakuha ko. Ang daming super supportive kasi binigay niya ako ng yeah, may pa-laptop, may pa-internet, may pa-upan. Yes. So parang lahat. Inunti-unti niya, di ba? Yes. Masakit ang likod ni Christelle. Bigyan ng upuan niya. May upuan ka. Yes. Tapos nakita niya yung laptop ko, parang pinakamababang specs. Bigyan ng laptop yan. Mabagal ang internet, bigyan ng internet ko. Bigyan ng internet. Okay. Yan, oo. Kaya nga kanina, bago din mag-live, sabi ko kasi, uy, ang bongga. Kasi kadarating lang nga nung bigay ng client nila ng laptop. So, sabi ko, wow, pasikat. Kailangan talaga may share to sa Just Success. Tapos kahapon, nagkukwentuhan din kami na, ay, mahina ang internet ni Crystal. May problema siya sa internet. O yan, parang kinabukasan din, nakabitan siya ng converge niya. Mas mataas pa ang speed niya sa akin. So kung may maghahang dito, ako yon. Siya hindi. Yes. At dahil dyan, nag-comment ang maganda mong boss. Ayaw! Tama na daw. Nakukuha daw natin ang balato natin mamaya. Yay! Sana maganda. Kasi, nabida ka, pamilya ka na namin, girl. Pag may mag-a-apply pa dyan, send nyo lang yung resume nyo. Pero wala palang bakante, so wala. So yan, so ano na ngayon ang estado ng iyong freelancing career, kumbaga, all in all. Pero ito lang ang diba? Ito lang ang client ngayon. Yes, kasi magaling si Holly mag-convince na dito ka lang. Yes, kasi sabi ko nga, this year, hindi ko in-expect kasi pandemic, ang daming nawawala ng trabaho. Mm-hmm. Pero ako, naka-experience ako na tumatanggi ako sa trabaho. Pero this year,
four or five yung trabahong tinanggihan ko. Kasi hindi na kaya ng schedule kahit ang gaganda ng pay. Kasi ako, misana, I always choose yung people more than the money. Hindi ako parang pera-pera lang. Hindi. Kasi I value yung mga taong nakakatrabaho ko. Kasi, and ang daming benefits kapag talagang you treat people well. Yes. And they would really, just ko, ang daming mangyayaring maganda sa'yo, gaya na nangyayari sa akin. So, this year, I decided, although may offer na super ganda dun sa isa, I stayed dito kinakali, bukod sa magaling siya mag-convince. Kasi, yes. I respect them din naman. Sabi ko kasi, it would be unfair not to give them my 100% na ini-expect nila. And dito naman kinahari, sobrang dami ko ding natutunan. Napaka-bait ng client, napakadaming learnings, and hindi sila madamot mag-grow yung VA. So, I ngayon, I'm at my happiest. Really, really happy. Parang this is siguro sabihin ko yung top nung career ko as a VA. Yes. Bongga. So, yung ginagawa mo dito for, ano, for Holly, ano, inaral mo ba to sa course? Ano, ano ba yung, ano, baka may magtanong kasi, ano yung niche mo dito or ano yung, ano, pinaka trabaho mo, yung job mo ba? Yes. Well, I am an e-commerce VA ako dito kay Holly. So, konti lang yung, na, ano ko, meron sa course nito, definitely. Pero mas madami kasi akong natutunan na din sa training yung nung nag-work na. Kasi hindi lang naman kasi kapag e-commerce, hindi pare-pareho yung platforms na ginagamit ni client. May mga preferred din sila na system, ganyan. So, aaralin talaga. And for this client talaga, super generous nila sa trainings. Hindi sila yung madamot na pag bahala ka na, maghanap ka, ganyan. Uh-huh. Or you make way para maitutunan mo to, ganyan. Hindi. Sila ibibigay na sa'yo, halos isubo na lang. Aaralin mo lang. Actually, magaling talaga mag-train yan si Holly. Yes. Diba? Step-by-step yan. Ibibigay niya yan sa'yo. O, nakikita ko yan mag-record. Kailangan talaga maayos ang ano niya, mga bagay-bagay. Ayan, meron nagsabi dito, God bless Miss Holly. Yay! Yes. God bless you, girl. Eto, yes. Sabi ni Alex, aha, si Holly pala ang may sala. Este, may dala ng swerte. May dala ng swerte talaga yan. Hope you are good and adjusted na where you now... adjusted naman siya dyan sa kabilang kwarto. Ayan, buti na lang kanina na mention natin sa anong VA work ni Miss Crystal daw niya na umpisa. Yun, Daphne, meron namang replay, pero yun, kakasabi pa lang talaga ni Crystal. Kaka-mention pa lang namin. Pero na nag-start ka, Crystal, naisip mo bang maging e-commerce VA ka? Parang, ate, kaya ito lang i-pursue ko. Or BPO na lang ako kasi ito yung ano ko eh. Ito yung party ko nung nag-start, nung nag-work ako sa corporate. Ano yung naisip mong pwede mong anuhin talaga pagsimulan na work? Nung work? Hindi talaga ako alam kung saan ako magsimula minsana. I really don't know. Wala akong idea kung ano. Kasi hindi ako yung tipong talented. Yung mga graphic artist. Yan, yung mga hindi ako ganun. Wala akong linyang ganun. So parang hindi ka katikihan. Hindi rin. Sabi ko, ano ako ano pa nga ako yung mga nagte-test yung ano ba ako para saan ba yung niche ko, yung mga ganyan. Okay. So parang lagi akong 50% ganito, ganyan. Wala siyang specific talaga na 80%, 90% ganito ka. So kaya sinubukan ko talaga lahat hanggang sa nakita ko to, hanggang sa nung naramdaman ko na eto na. Ito ako. Ito na yun. Ito yung niche ko. Dito ka masaya. Dito ako happy. Yun yung pinaka-importante doon. Kailangan happy ka sa ginagawa mo and na-inspire kang mag-grow. Hindi yung dinadrag mo yung sarili mo para magtrabaho everyday. No, it's not. It's not gonna work. So, kapag nakita mo na yung happiness level mo, that is where you go. Pero masasabi mo bang yung kasi sabi mo kanina yung sa BPO mataas na yung position mo dito. Napantayan na ba or nalagpasan na yung income mo doon sa nalagpasan BPO? Na po. Bongga. Nalagpasan na po. Nalagpasan na. Oh, ayan, ang saya-saya. Oh, dahil may sinasabi tayo, magpapa-refer sila. Wala po kasing bakante sa ngayon. Wala daw pong ma-refer si Crystal. Pag meron, magpo-post na lang sila. Hintay niyo po si Miss Anna mag-post ulit. Oh, yan, yan. Yan. Sabi ni Carmi naman, value people. Yes. Tapos,
Yan. Good working environment, high pay. Ayan, sabi ni Ivy daw, ay congrats, Miss Cristel. Oh, masaya siya, di ba? Kita-kita naman sa mukha niya, di ba, yeah, na masaya siya. So yun nga, di ba, nung time na nag-resign ka, nagkakasakit ka na, pati si baby, nagkakasakit. So ngayon ba, mas marami ka pa rin, kahit nag-work from home ka, na, meron pa, may time ka pa rin ba na, ano, na naaalagaan mo pa rin si baby? Kasi syempre, nag-work ka na. Hindi mahirap eh, di ba? Sabi natin, madali lang pag nag-work from home. Pero para sa mga nanay na katulad natin, hindi pa rin eh, di ba? Kasi may mga chores pa tayo. Ayan, nandiyan yung anak mo kung medyo maliit pa. Mami, gutom na ako. O kaya maglilinis ka pang bahay, maglalaba. Di ba? Ang dami pa rin dapat intindihin. So, sa gantong estado, masaya pa rin ba naman? Or kayang managing time na ano. Kaya. Kasi pag gusto naman, Miss Anna, kakayanin. And sabi ko nga, gusto ko to eh. And yung dahil nag-freelancing ako, nakakasama ko na siya 24/7. Dati kasi kapag papasok ako sa office, yung graveyard shift, hindi siya makatulog kasi hindi niya ako katabi. Uh-huh. Pero ngayon, dahil nasa bahay lang ako, kahit anong oras ng kulitan, pwede. And yung oras naman namin dito sa client na to is flexi-time. Flexible. Mm-mm. Yes. Wala siyang required na oras. So, pwede ako magluto in the morning. Pwede ko siyang pakainin. Ganyan. Paliguan. And then, basta matapos ko lahat ng deliverables ko. Basta maka 40 hours ka, diba? Maka 40 hours per week ka. Basta as long as makover mo yung hours mo, walang problema. Yes. So, ano, hindi na siya yung, ano, hindi na siya nagkakasakit masyado ngayon lately. Never na po. Mula nung nag-freelancing ako, never na siya na ospital. Ilan taon na siya? Ngayon, 7 years old na. Ay, ang bilis, di ba? Bongga. So, ang saya-saya. So, pero si hubby, nasa ano pa rin, corporate pa rin siya nag-work. Yes po. Nasa government pa rin siya nag-work. Wala, ayaw mo ba siyang sabihan na, huwoy, hindi ka na. Dito ka na lang din. Mag-work from home na lang tayo. Wala bang ganun plan? Niya, actually. Kaya lang, medyo mataas na rin kasi yung position niya. So, medyo happy siya sa kung natin siya. So, hindi ko siya pinipilit. Pag siya na lang talaga ang mag-decide. No? Minsan kasi yun din yung parang ano nung mga, yung mga, ang tawag doon, yung mga gusto mag-work from home, yung parang iiwan ko ba ang stable na work na ito at mataas kong position para sa pag-work from home. Diba? Parang yun yung mga, ano nila, second thoughts nila. Parang mas okay na dito. Pero at least, di ba, dalaw kayong nag-work, ikaw nasa bahay, siya may sariling career and all. At inaalagaan mo ang yung Junakis, di ba, ang saya. Ayan, sabi ni Carmen, Miss Cristel, when you're starting freelancing, ano pong preferred niche mo? Ikom na po ba? Ay, parang natagot. Nasagot na natin to. Ikom na po ba talaga ang target niche? Ayun. Nasagot na ni, ano to, ni Cristel. Late lang ako nag-flash. I'm so sorry, Carmi. So, hindi niya alam kung asan siya, kung anong sisimulay niya. Pero yon, ikom ang kanyang naging party niya. Ay, ayan na pala. Same question. Ang galing ko talaga. And hope to work with Miss Holly o kaya someday, webmates. Let's apply na. Sige, antayin niyo yung ano, post. Yung post, pag meron ulit, okay? Kasi usually naman si Holly doon talaga nagpo-post sa student group at saka sa Flip pag meron talaga silang mga opening. So, antay-antay lang mga besh. Abangan ko din. Oo, abang-abang lang mga besh. Tapos, ayan, sabi ni Aida Valmosina, thank you Miss Holly, you are a blessing to us. Yes. May iyak siya niyan. I-flash natin abang may iyak siya. Ayan, parang gas success niya, Holly. Thank you very much, Miss Holly. Ito ba ang in-interview, girl? Sa iyo, bida. Sobrang kami ng ano, bida kapamilya sa'yo dito. Si Daphne, sabi niya, wow, sobrang blessed sana all. Mm-mm. Maganda nga ang ano, actually. Alam ko din talaga yung story ng pagkakahire kay Cristel. Yung talagang nag-start siya ng sapat lang yung ano, kinikita niya, masaya na siya. Parang hindi siya naghangad na, ano, oh sige, gusto ko gantong rate, ganyan. Tapos, parang naano ko rin na nasubaybayan ko yung unti-unting pagganda ng kanyang career. Oo. Tapos, nalalaman ko kapag, huwag, may pasilya ako kay Cristel. Huwag, may pa-internet. Huwag, may pa-latos. Ay, ang saya-saya, ang bongga. O kasi parang si Cristel, hindi siya naghangad din na, may magana pang client, magdadagdag pa ako, ganyan. Parang kontento lang siya. Tapos unti-unti lang din, dahil nga dun sa, ano niya rin, hard work, at saka yung maganda nga pinakita niya dun sa client niyang maganda. Maganda talaga.
Maganda, pinakamabait. Yes. Maganda. Pinaka-single, pinaka-available. Oo, sa mga gustong mag-apply. Send niyo lang yung resume niyo sa akin. Ako kasi mag-filter. Ako ang titingin kung bagay ba, kung pwede. Nakasad na po kami ng application. Masasamulutan na ako mamaya. Pag may humila sa buhok ko, alam nyo na, nakalagdag na ako. And si Carmi, I agree, Miss Crystal, hindi mo kasi mapapansin ang struggle ng work kapag nag-enjoy ka sa ginagawa mo. Truly, oh. Pag mahal mo yung ginagawa mo at gusto mo, yes, hindi mo talaga mapapansin. Kahit mahirap pa yan, basta mas gusto mo yung ginagawa mo. And sabi ni Aubrey, congrats, Miss Crystal. Thank you. Si Marietti. Mariette ba? Marietti. Miss Crystal, please share us your blessings. Hati-hatiin mo yung laptop. I-share natin sa kanila. Share natin. Joke. Baka may mga tamang kamayat. Pwede mo namang i-message si Crystal. Ganyan. Ah, lalayan ka niya yan. Ayan. Si Chris Bell. Congratulations po. Ayan. Si Robinson. Congrats, Miss Crystal. Ayan, ang dami nagko-congrats na. And sabi ni Holly, 6 a.m. meetings. Ang sipag niya ni Crystal. Ay, oo, maaga parati ang meeting nila kasi tulog pa si Bebe ng yes. Mga gantong oras. So, ang aga nga daw. Yung boss mo, pupungas-pungas pa ng 6 a.m. Ang aga ni Crystal. Sabi niya, ano ba? Ang aga kong gigising kasi si Crystal, 6 a.m. po yung meeting. Ayan. Ah, sige, meeting lang siya dyan. Ayan. Ayan. Si Marietti, happy for you, Crystal. Journaling, kailangan talaga magaling ka sa multitasking o pag nanay ka. Yeah. Kailangan talaga. Magaling tayo dyan, mga nanay. Truly. So, pero hindi ka na nag-hire ever ng yaya since nag-work from home ka na. Hindi mo na naging problema. Ang mga ano. Wala ka ng yaya horror stories. No. Yun talaga. Mula nung nag-freelancing ako na lang talaga. So, maghatid sa school. So, sobrang perfect ng freelancing kapag may anak ka. Kasi, ako yung pag-break ko, pag-lunch break, yan nagagawa ko maghatid sa school. Pag 15-minute break, magsundo ulit, ganyan. Tapos pagbalik, upo, work ulit, ganyan, mga ganyan. Truly. Yan nga yung sinasabi ko tuwing may mga meet-up. Sabi ko, yung work from home, parang talagang dinesign siya para sa mga nanay. Parang the best talaga siya for mothers like us, no? Na nakaka-work ka na, nakakatulong ka sa pagbabayad ng mga gastusin sa bahay. At the same time, yun, naaalagaan mo pa rin yung mga anak mo at nasusubaybayan. So, yun, perfect talaga. So, para sa mga nanay dyan, kung gusto niya rin matuto, Join na. Actually, pinost ko rin to sa Pinay Work at Home Moms. Kasi sabi ko, baka maraming ma-inspire din. Lalo na ngayon yung mga panahon natin ngayon na ito may COVID, na parang ayaw mo na talagang lumabas, and yun, pwede ka pang kumita na nasa bahay, lalo na sa mga nanay na kagaya natin. Ayan. So, dati nga, minsan sabi ko, hindi pa ako nag-freelance, after ko mag-resign, pangarap lang na magkaroon ka ng extra pera. Kasi pag nanay, gusto mo may extra kang pera para sa anak mo. For something like, kahit kasimpleng bagay na mag-Jollibee yung anak mo, pambili ng Jollibee, ganyan. It's something kasi na hindi lang, minsan nakakahiyang humingi kay husband. Although meron naman sila, May sarili kang pera, di ba? Yes. Iba yon. Sa nanay, iba yon. Na kahit hindi ganun ka-importante, pag may gusto yung anak mo, go lang. Pag may pera. Kasi dati, pag may gusto kami, pag nung wala akong work, lalambing ka pa. Oh, yan. O kaya, sulat lang sa notebook. Pangarap, next time, ganyan. Pero ngayon, bongga na. Sige lang, relate na relate ako dyan. Nung parang yung nagsistart din ako, no? Nung parang nung kumikita na ako every week. Upwork din kasi naman. Pagka alam na nung 3 years old pa lang na yung bunso ko, alam niya pag sahod ko na pupunta kami sa ATM mag-withdraw, tapos sabi niya, mabili mo ko ng egg surprise, yung Kinder Joy. Tapos mama, Jollibee tayo. Parang ang sarap ng feeling, di ba? Na, sige, meron akong pera, kaya kitang bilhan yan. Hindi ka na magpapaalam na pengi naman ako ng pambili dyan. Di ba? So yun, iba talaga yung feeling na may sariling kita yung mga nanay na katulad din natin. Kasi pag yung tatay lang ang nagtatrabaho. Parang yun nga, medyo naka-budget na yan eh. Parang ang hirap yung lumabas sa budget, diba? Oo, sa loko. At saka din, less pressure din sa kanila.
Kasi you have your share na rin kasi sa monthly budget. So, nagkakaroon na rin ng extra para sa mga staff na gusto nila. Hindi na lang puro sa family, sa bahay. Nagkakaroon na rin sila ng, nagiging happy din sila. So, it's really nice na mag-freelance. Yung hindi mo pinagkakasya yung ano sahod mo. Yung wala, wala pa yung sahod, ubus na. Dahil naka-budget na yun, di ba? Pero ngayon, iba na yung ano sitwasyon niya. Sabi ni Eve Manalo, very inspiring naman ang story mo, Miss Crystal. Thank you. Ayan. Di ba sabi ko sa'yo, ayaw niya pa niya magkwento sa umpisa. Kasi sabi niyo, baka wala daw siyang ma-inspire. Imposible, di ba? Imposibleng wala. Kasi talagang may mga nanay dyan na gusto talaga mag-work from home. At yun, parang sobrang blessing na nakapag-work from home tayo at kumikita nga din tayo ng mas mataas pa dun sa ano, sa corporate natin, na work natin. So, yan. And time management, sabi ni Carmi. Yan. Generally, nakaka-inspire talaga yung story mo, Miss Crystal. Kaya, keep on hustling talaga para ma-achieve din natin yung katulad kay Miss Crystal. Yes. Yes. Yan. Walang susuko, laban lang. Kaya natin true. Yan. Oo, kasi minsan hindi natin alam na noong time, itong time na susuko na tayo, baka kinabukasan, andyan na ang yung the right one. O kaya yung PDF ni Crystal, marireceive nyo yan kapag ka-share nyo tong interview niya. Kaya, i-share nyo lang to. Mag-share. At panuuri ng interview ni Crystal. Yan. Yes. Wow. Sabi ni Tintin, sana all may pa-laptop. Oo. Grabe sila. Tapos yung laptop nila, hindi lang basta laptop. i7 pair. Tangent. Alam mo yun? Yung talagang talagang hindi basta-basta. Hindi just. Oh, talagang bongga tong laptop na to. Nakita ko kanina, pinagyayabak sa akin yan. Nakadukating na yung laptop. Ito yung specs niya. Sabi ko, wow. Ang ganda. Oh. Bibira nga talaga yung client. Pero ilan sila sa team? Lahat sila pinadalhan. Yes, sana all. Lahat ng VA meron. Lahat meron. Oh. Nauna na si Hali actually, pero lahat sila na VAs na Pinoy. Ilan ba? Tatlo, no? Ayun. Meron silang pa-laptop lahat. Lahat ba may pa-internet din? That I don't know. Ay, teka lang. Baka nagulis tayo, nanunod. Nanunod sila. Sorry na. I don't know. May favoritism ang magandang boss. Magandang boss. Hindi ko rin kasi alam. Kasi syempre, pag mga ganyan naman na iba-iba naman yung benefits, we wouldn't know. Hindi na rin dinidiscuss yung mga ganyan personal stuff. I'm so sorry na mention ko lahat. Pamakar ng inggitan. Baka naman meron sila na wala ako, o, di ba? So, it's all fair lang. Oo, baka naman. Oo, yan. Yes. Alam ko may pa 13 month din, di ba? Yes. Meron ba? Meron din. Yes po. Oh, so, sana all, di ba? Ibibihira din yung ano, yung sa freelancing na ano, na makakakuha ka ng client na may pa 13 month, may mga benefits. Kasi yung iba talaga, work ka lang ng work, pero wala kang ibang benepisyo, di ba? Kaya yung iba nga sabi, mas gusto pa rin nila sa corporate kasi, may benefits. Yun, may 13 month and all. Pero kanila, kompleto. Kasi sobrang bait talaga. Sobrang bait niya sana. Pinaka the best na ano talaga. Kaya super happy ako. Yes. I know, right? Si Connie, kailangan po ba sa beginner, kailangan po ba sa beginner, dapat po bang mag-start na maganda talaga ang laptop? Ikaw, Krista. Hindi naman. Marami nga akong nababasa before na nag-start ng sa computer shop. Ganyan talaga. Ako, hindi kami nagsimula kagad. Ang ginamit namin sa freelancing ko is yung old na computer sa bahay. Kung ano lang yung meron, binuo lang namin siya talaga. And then, unti-unti, nung nagkaroon na ng trabaho, ganyan, medyo nag-upgrade ng konti sa, yes, sa gamit. Tapos, nung ako after noon, nung medyo tinopak na yung computer, nag-loan kami ng laptop para magkaroon ako ng Talagang nag-invest kami para sa trabaho na to kasi ito yung magiging tulong sa amin. Ito yung buhay ng freelancer. Kailangan may computer. Yes. So kaya nag-invest kami. And ngayon, happily, there is another one. Yeah. Yes, oo, true. And Connie, usually marami rin dyan success stories na nang hiram ng laptop, yes. Nagpupunta sa nung hindi pa bawal lumabas, mga pupunta lang sa mga computer shop para doon mag-work. Yung talagang
gusto kasi talaga nilang matuto and gusto nilang makapag-work. Kaya talagang ano, nag-sacrifice sila. Pero gaya din ni Crystal, ako din, nung nag-start din ako, actually wala din akong laptop. Inutang ko lang din. Kasi yun nga, kailangan mo talagang mag-invest kung gusto mong ano, makapagtrabaho sa bahay. Kasi yun yung mga basic needs natin. Internet, computer, tama, internet, computer, or laptop. Tapos syempre, yung kuryente tayo magbabayad niyan and all, di ba? So yun, dapat talaga, kung gusto mong mag-work sa bahay, paghandaan mo, mag-invest ka. Aside from dun sa mga, ano, may mga free courses, pwede ka rin mag-enroll ng mga paid courses. Yan. So yun, kailangan talaga. Tsaka, yes. Ano din, yung mga ganyan mo sana, if I may add, mas maganda rin makamotivate kasi may babayaran ka. Yes! Makamotivate siya, ay, kailangan ko mag, ano, target date ko, kailangan may trabaho na kang ganito. So, mag-push ka talaga mag-aral, makakuha ng interview, and maipasa yung interview. Tama, yeah. Ganun din ako noon. Ako noon, napakabit ng internet. Teka, may babayaran akong internet, wala akong pang bayad, kailangan magka-work. Wala akong laptop, teka, bibili ako, inutang ko. Kailangan makahanap ng work agad-agad. O, para mataningan mo rin yung sarili mo. Kasi mahirap din paminsan na parang, pag nasa bahay nga, parang, ay, tinatamad ako, bukas na lang. May Netflix eh. Oh, maraming distractions. Ganyan, no. Yes. Kailangan maganda rin yan, ano, motivation. Kailangan talaga ng motivation. Yes, yan. Si Jen, thank you for sharing, Ms. Crystal. You gave me the drive to pursue freelancing. O, yan, di ba? Gaya ng kwento mo, nung ako nung kukwento, na motivate ka. O, ngayon, si Jen naman ang, ano, nabigyan mo ng drive to pursue freelancing. So, okay. Pag nag-JS yun naman si Jen, napanood ko po ang ano story ni Miss Crystal. Yeah. Kaya po ngayon, i-share ko po ang story ko. Diba? Maganda yan eh, yung pay forward. Ayan, cool. Si Melanie, don't worry, Miss Holly. Hindi lang ikaw, madami tayo. Ang Alen, Melanie. Ano bang meron na tuwala kayo, ano, Mark Velosa? Wala kaming alam. Ayan, si Mariette, money follows when you do your mission with all your heart. So true. Carmi, very inspiring. At si Aileen, nagre-reflect sa face ni Miss Crystal. Napaka-fresh, di ba? Pinaghandaan niya to, actually. Ano ko nga kanina nung ano, bago mag-live, ay, hindi masyadong prepared ang lola mo. Minsan-minsan lang, kailangan natin mag-prepare. Oo nga, minsan lang makapag-ayos din eh, no? Kasi pag nasa bahay ka, parang, okay na yan. I woke up like this lang na outfit at meeting kay Miss Holly. Ayan, si Elma, kailangan po ba may background sa BP or office para ma-hire? Hindi talaga. Sabi ko nga, yung BPO experience ko, hindi siya guarantee na makakakuha ka ng trabaho online. No. Kasi lahat pwedeng aralin. Kahit hindi mo nga kailangan college graduate. No. You're not required to be that. Basta kung may tiyaga, magre-research ka, may passion ka talaga, at gusto mo talaga to, kaya mong gawin to. Kayang-kaya mo. Holy, oo. Kung napanood mo din, Elma, marami pa kaming Just Success interview na merong, ano, plain housewife lang talaga. Wala siya experience sa corporate, hindi siya graduate sa college. Pero yun, nakakuha naman din siya ng client. Pero, in-enroll din siya ng, ano, ng client niya actually sa course, sa VA Bootcamp. Yeah. Nakakuha siya ng client. So, kayang-kaya, basta gusto, may paraan na ba? And, ano, Yun. Eto, si Mariette ulit. May I know if you have video trainings for e-commerce? If so, which site can you see it? Thanks. Carmi, para ano, palagay sa comment yung link nung merong e-commerce na ano, free course. Yes. Tapos meron ding paid course. Pero yun, kung gusto mo, mag-start muna dun sa free course. May tanong si Ivy. Miss Carmi, how po? Ano yung tanong niya? Carmi, ikaw na bahala sumagot. Si Aileen Cruz, totoo po yan. Iba talaga na may kinikita ka kahit papano. Yes. Yes. Ayan, doon sa mga bago, gusto matuto kung paano mag-start. Meron tayong blog post na paano maging online freelancer. Basahin nyo lang po itong link na ito. I-click ang link at basahin. Basahin ng mabuti. Si Chris Ben, inspiring po. Yung mga pinaka-fulfilling part, attend to the needs of our anakis. Yes. Yes. Truly. Ayan. Ah, sino tong Kenneth?
asawa mo ba to? Yes, ha. Oh, inilihim niya ang lahat, pero bakit hello, nandito ka? Oh, oh my nasa God. Office ka ba, Daddy? Yes. Huwag manood. be thankful for what you have. You'll end up having more. If you concentrate on what you don't have, you will never ever have enough. Oh. Para magkatunog. Rhyme. Si Tintin, wow. Si Francis, katubig lat? Late me, katatapos na ng shift ko. Ano ba na walang E? Tama, wag susuko, baka hindi mo ma-hit ang 6 digits per month. Bless you. Bless you, Allah. Si Francis, na-reach niya na yan, 6 digits. Sana all messes. Ayan, si Amin nga, Aileen. Hi, Mariette. Ayan, click mo daw yung link ng free course. Ayan, na pala ang link ng ano, para sa free VA course. Free e-commerce V virtual assistant. Ayan. Si Robinson, start with what you have and learn. Mag-ipon para ipang-invest mo din. O, kung anong meron ka at this time, kung may luma kang laptop, luma kang computer, hindi naman kailangan. Meron kasing work na merong specs talaga na kailangan for that specific job na ina-applyan mo. Pero meron namang iba, as long as nakakatrabaho ka, may internet ka, may kahit lumang laptop, kung makaka-start ka na, pwedeng-pwede na yan. Tapos saka ka nalang mag-upgrade gaya ni Christel, yan. Later on na lang, yung mga bonggang mga specs. Hmm. Ayan. Sabi ni Aileen, invest slowly, one at a time. Hmm. Nag-start mo akong nakasalampak lang sa floor. Oo, di ba? Ang sakit. Ang sakit na sa likod, wala kang sandalan. Laban lang, carry lang yan. Habang nagpapatulog ng anak sa tabi, nag-work, kaya. Oo. Tama. Ayan. Ayan. Kaya bless si Miss Crystal, may jowa, may magandang work at maganda ang client. Nagdag talaga yung magandang client. Ayun talaga yung blessing niya. Yes. Si Kimoy, pengi po ng link, Ma'am Carmi, for to join. O, ayan, ibibigay mamaya ang link. So, yon, malapit na rin naman mag 5:30. So, anong advice or tips mo, Crystal, para sa mga newbies or mga mothers din na gustong mag-work from home? So, para sa mga newbies, kung gusto niya talaga mag-freelance, napakarami ng free lessons lahat na nasa internet. Just have to find it. Search lang. Huwag susuko. And madaming pray. Lahat din ng lessons na matututunan is i-apply. Hindi lang aralin. I-apply talaga para makakuha ng clients. So, yun. And lagi lang din mag-join kayo sa mga groups. Yan. Kasi hindi lang nasa Upwork ang clients. Na it's everywhere. Mamaya nasa friends nyo pala or nandyan sa page nyo or magpo-post na. So, andyan lang. Lagi lang kayong magpatuloy. Do not ever nasusuko. Kasi, sabi nga, baka bukas, ayun na yung hinihintay nyo. Gaya ko. Thank you. Yun, truly. Yun. O, mamaya na, magti-thank you sa'yo. Mag-announcement lang ako. Baka meron dyan mga nanunood. Meron tayong mga ano dito. Merong mga announcement na pwede nyong panuhorin. Teka lang. Yan, ating
daw ako kanina pa. Yes, sana. Walang audio. Nag-message ako. Simula na nag-share Mula ako. Mula nag Sabi nga ni Hal. Yes po. Yeah, daldala ko ng daldala. Sabi ni Hal. Take two. Sabi nga ni Hal, buti lumabas. Wala ka kayang audio. Daldala ka ng daldala. I'm so sorry. Ayan, eto. Take two. So, eto. Another Just Success interview sa September 9, 5:30 p.m. with Phoenix Jackson. Interview with Jeline Benitez, a freelancer's journey from economics teacher to e-commerce VA. Yan. Huwag niyong kalimutang panuorin yan. May-inspire ulit kayo sa kwento nito ni Jeline. And we have a series of webinars for this month, September. 8 p.m. every Saturday, meron tayong how to start a work from home career sa September 5. Sa 19, how to avoid freelancing scams. 26, how to learn new skills quickly and effectively. So yan, sa September 5 niya, this coming Saturday, 8 p.m. tong How to Start a Work From Home Career, a welcome webinar. So dun sa mga bago na kanina nagtatanong kung paano mag-start, ito. Itong magandang ano, panuorin nyo sa Sabado. Meron din tayong giveaway nito, free gift. So sa mga manunood at tatapusin ang webinar na to, marireceive niya yung free gift from Jason. So, yan. May natatabang buntis ako yan. At dun sa mga gustong mag-enroll para sa paid course, kanina may mga nang hingi ng link. Ito, vabootcamp.ph/enroll. Gusto nyo mag-enroll, lifetime access na siya. Pwedeng balik-balikan, pwedeng ulit-ulitin. Basta may internet access kayo. Yan. Tapos may free course din tayo. Punta ka lang sa freevacourse.com. Tapos yung tatlong package natin, skill package, accelerated package and complete package. Yung scale package natin, 3,990. Accelerated naman, yung inarolan ni, ano, ni Crystal, 7,990. Yung complete course naman, 19,990. So, andito lahat ng mga kasama. Merong yung bookkeeping, may basic SEO, may better English, freelance writing for non-writers, Facebook ads and social media marketing, search engine optimization, at saka web design. So, yun, malaki na yung matitipid mo dito sa package na to, sa complete package kung gusto mong maraming aralin na skills. Tapos, binabalik din ang individual courses, so punta ka lang sa vabootcamp.ph/shop. Pwede mo nang isa-isahin, tingi-tingi, kasi doon sa, ano, sa skill package, accelerated and complete, ano yun, nakapackage na siya, hindi pwedeng hiwa-hiwalayin. Pero dito nga, dahil binalik natin ang pag-enroll sa individual courses, yan, pwede ka nang mamili. Ito yung mga courses na available na pwedeng enrollan ng patingi-tingi. Basahin na lang natin isa-isa, ha? Kayo nang bahala dyan. Niningal na. Tapos meron din nga yung next level freelancing na course. Hinati din sa tatlo, 101, 102, and 103. Yung creating an irrefusable offer, obtaining high-value clients, at saka starting a freelancing agency. 2,990 naman to. Each. So, kung gusto niyo rin mag-enroll yan. Tapos, pwede niyo rin i-bundle yung ano, individual courses na worth 2,990. So, makakatipid kapag nakabundle siya ng tatlo, 7,990 lang. So, yan. At, avail niyo rin yung itong complete package natin. Complete course at 19,990. And get to join a monthly coaching call with Jason Dulay. Exclusive to sa Fab Complete Students. Oh, yan. Kung gusto niyo yan, makaka-avail kayo nitong coaching call kay Jason. And that's all, folks. Buti na lang lumabas yung maganda mong boss. At sinabi, daldal ako ng daldal. Wala pala ako. Wala pala akong boss. Ah, nag-message ka din pala. Kasi ang nakikita ko lang talaga yung screen ko. Hindi ko na nakikita yung kama after na mag-share ako. Kasi buong screen, yung PowerPoint lang. So, yun. Thank you so much for guesting, Christelle. Alam ko na napilitan ka. Napilitan! Napilitan talaga si Christelle kasi ano, mahihain siya. Ayaw niya ng mga bagay-bagay na ganito. Pero yon dahil ano, wala siyang magawa sa invitation ko. Mahirap tumanggi sa magaganda. At sa kanya sana, naku. Hindi talaga. Ah, may email mo now na. Ah, sige po. Wala siyang nagawa talaga. Thank you so much, Christelle. Sabi ko na sa'yo, maraming may inspire. Kasi yung mga mothers na kagaya natin, yan, maraming gusto talaga mag-work from home. And napaka, yun nga, blessing para sa atin na ito, nagagawa natin at the same time na nakakapag-work at nasa bahay kasama ang anak. Diba? Bongga?
bongga girls. Ayan, so salamat sa lahat ng mga nanood. Thank you. At abangan niyo ulit ang ating Just Success interview for next week nga with Jeline at Phoenix Jackson. And ang daming sabi, no audio po. No, oo nga. Eh, hindi ko nabasa. Sorry. Pero yun, salamat na lang at may take two. Pero yun, thank you all for watching and good na. Ay, good night na ba? Good afternoon. Goodbye. Good afternoon. Bye. Thank you sa lahat. Bye. Ayan, thank you.